Magandang araw, mga bata. Magandang araw din sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Eliza de Gamba, ang inyong guro sa EPP. Kamusta kayong lahat, mga bata? Magaling kung okay lang kayo. Pagpasensyahan ninyo ang aking boses kasi nga hindi pa ako totally okay dahil nga meron po akong masakit pa din yung ulo ko at medyo nasisipon din ako. Pasensya sa aking boses at nawa ay naintindihan at naunawaan ninyo ako. Ngayon, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa kahulugan at kahalagahan, ligtas at responsabling gamit ng ICT alituntunin, panuntunan sa pamamahagi ng mga dokumento at media files. Ngayon, alam ba ninyo kung ano ang mga computer, tablet at cellphone? Magaling! Ngayon, isa-isahin natin yan kung ano talaga yung computer, tablet at cellphone. Ngayon, computer. Ang computer ay isang kagamitang tumutulong sa atin sa pagproseso ng datos o impormasyon. Lahat ng mga files nito ay nandito at pwede din ito magagamit sa pamamagitan ng ating mga trabaho. Pag tayo ay nasa opisina, lahat ng mga files, mga documents sa opisina o sa paaralan ay nasa computer. Dito ay nakasaad lahat ng mga impormasyon at pagproseso ng mga datos. Ang cellphone. Ano naman ang cellphone? Ang cellphone ay isang kagamitang tumutulong sa atin upang mapabilis ang pagproseso ng mga mensaheng pagkomunikasyon. Ang cellphone ay ginagamit rin ito sa pamamagitan ng komunikasyon sa kahit sino, lalong-lalo na sa ating mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga lahat ng mga tao na nakonektado sa atin. Ang cellphone din ay nakakatulong sa pamamagitan ng online class, kagaya nito. Meron tayong nakagawa tayo ng mga videos, nakapanood ng mga lahat ng mga videos na kailangan natin panoodin gamit ang cellphone. Ngayon, ang tablet. Ang tablet ay isang kagamitang tumutulong sa atin upang maging mas malawak ang pagproseso ng impormasyon at kayamanan sa kaalaman. Ang tablet ay lalong-lalo na nito na tayo ay nasa online class, hindi lang cellphone ang pwede nating magagamit or computer, pwede din ang tablet. Ang tablet din ay napaka-importante, lalong-lalo na ngayon na hindi pa natatapos yung COVID-19. Ngayon ay mas naintindihan at mas nabigyan natin ng kahalagahan ang bawat gadgets ng ating ginagamit kasi nga same ngayon na kapag online class tayo bawal ng face to face, kaya kinakailangan talaga natin na gagamitin ng mga gadgets kagaya ng mga cellphone, tablet, laptop, or computer. Next, paano nakakatulong ang teknolohiya sa pagpapabilis ng takbo ng ating pamumuhay? Kagaya ng mga Facebook, Twitter, Gmail, YouTube, and Chrome. Ano nga ba nakakatulong ang teknolohiya sa pagpabibilis ng takbo ng ating pamumuhay? Sa pamamagitan ng Facebook, ay nakakatulong ito sa pamamagitan ng pagkonekta o pag-communicate sa lahat ng mga tao na kailangan nating mag-communicate. Twitter, pwede din tayo makapag-communicate dito sa Twitter at makapag-post o makapag-post ng lahat ng mga kailangan nating ipopost. Lahat ng mga feelings na kailangan nating ibabahagi,
Pwede din tayo doon sa Twitter, sa Gmail, or Google Gmail. Dito ay napaka-importante, lalong-lalo na dito sa atin na nasa online class tayo. Sa ang Gmail ay napaka-importante sa pamamagitan ng pag-send ng mga letter, ng mga email o mga kasulatan na kailangan natin mababasa kaagad kung sino talaga yung ating gustong senda ng ating letter o ng ating mga message. And proper message, proper letter sa pamamagitan ng Gmail. YouTube, dito din tayo nakakatuon o nakakatulong din ang YouTube sa pamamagitan ng pagpanonood ng mga videos. Kagaya ng mga news, kung wala kayong mga TV, meron naman tayong cellphone at i-click yung YouTube, then doon tayo makapanood ng mga videos o mga dagdag kaalaman sa pamamagitan ng nito. Ang Chrome ay nakakatulong ito sa kung ano yung ating kailangan i-search yung mga importanteng kailangan nating i-search. Kung meron tayong mga bagay-bagay o mga salita na hindi natin alam, pwede din natin ito i-search doon sa Chrome. Next ay, ano ba ang internet? Okay, ang internet ay isang tool na magkakabit ng computer network na ginagamit ng buong mundo. Nakakatulong ito upang mabilis na makakonekta, makapagdala at makatanggap ng mga mahalagang impormasyon o dokumento. Gayon din ginagamit ito sa pagkikipagpalitan ng komunikasyon. Okay, ang internet class ay dito natin hindi tayo mag-communicate o makapaggamit ng lahat ng mga apps or mga apps na kailangan natin ay hindi talaga natin magagamit kung walang internet. Walang bisa ang mga lahat ng mga Facebook, Twitter, Instagram, Chrome, YouTube kung walang internet. Pag merong internet, lahat ng apps ay pwede nang magagamit. Pero kung wala ay, pag wala ang internet, ay walang halaga talaga ang lahat ng mga apps na yun. Ngayon, ano naman ang website? Ang website ang nagiging daan upang ipamahagi ang iba't ibang uri ng dokumento at media file o mahalagang mensahe sa ibang tao sa iba't ibang panig ng daigdig gamit ang mga social media site. So, ang website naman ay kagaya ng sinasabi ko kanina, pag walang website, hindi din tayo makapag-communicate sa lahat ng mga apps na ating gagamitin. Dahil, pag walang internet, website, ang ating cellphone o lahat ng mga apps na ating gustong gagamitin o gustong gagamitin ay walang halaga talaga. Dahil, ang internet at website ay isa din sa napaka-importanting bagay upang mapadali ang ating nasasanayan ngayon. Lalong-lalo na meron na tayong teknolohiya o lahat ng mga social media site ng ating gustong gagamitin. Napaka-importante ang internet at website sa lahat ng mga bagay. Sunod. Bago ako magbibigay ng gawain, nais ko munang tanungin sa inyo kung meron ba kayong mga katanungan dahil dito lang tayo nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito dahil meron akong ipapagawa ng mga gawain upang mas maintindihan ninyo at maunawaan ang lahat ng ating pinag-aaralan sa araw na ito. Meron ba kayong mga katanungan? Kung wala na, pwede na tayong mag-proceed sa ating gawain sa araw na ito. Handa na ba kayo? Magaling!
Para sa inyong gawain, ito ay hindi individual, kundi pangkatan o by group. Mula sa natapos nating talakayan, subukan itong ipamahagi sa pamamagitan ng paggamit ng Facebook account na mayroon ang inyong klase. Alam ko naman sa inyong lahat na kayong lahat ay meron na kayong Facebook account. Tama ba? Magaling. Kasi nga, lahat ng mga bata ay na-expose na sa mga social media. Lalong-lalo na sa Facebook. Number one niyang Facebook. Dahil lahat ng mga bata ay meron ng sariling mga account. Huwag na huwag ninyo akong sasabihan na kayo ay walang account. Alam kong meron na kayong account. Kasi sa ibang mga bata na aking nakikita o nakasanayan sa amin, lahat sila ay may Facebook account na kahit ay sila ay batang-bata pa. Aba, magaling. Meron na kayong Facebook account, magaling. Hindi na kayo mahihirapan sa ating gawain. So, sa una ay magsama-sama muli ang apat na pangkat. Sa meron kayong sa every group ay meron kayong apat na member. Okay? So gamit ang cellphone, computer at internet na paraan, buksan ang Google Chrome, internet or Internet Explorer, Mozilla Firefox. Ito ay isang mga apps ha na inyong gagamitin upang ito'y inyong gagamitin para sa ating gawain ngayon. Buksan ang Google Chrome, gamit ang mga Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Alin man sa inyo ang may alam at pagkatapos ninyo, pwede na ninyo akong tawagin upang ito i-check pag tama ba o mali ang inyong ginawa. So, sa lahat ng group, o meron kayong apat na grupo at apat na member. So, gumawa kayo ng Facebook account ninyo. Pagkatapos, gagamitin ninyo yung cellphone or computer at internet sa paaralan doon sa laboratory. Ay, Comlab, computer laboratory rather. Buksan ang mga Google Chrome or Internet Explorer or Mozilla Firefox. So, doon kayo gumawa ng Facebook account. Pag meron na kayong Facebook account, doon kayo mag-o-open lahat ng kailangan ninyong i-open. Or meron na kayong account, doon kayo i-open lahat ng mga account na gusto niyo i-open. Like Facebook. So pagkatapos niyo, pag na-open na ninyo or nakagawa na kayo, ipapakita sa akin upang ito ay aking i-check kung tama ba o mali ang inyong ginawa. Nagkaintindihan ba? Magaling. Bigyan ko kayo ng 10 minuto upang ito ay inyong gawin. Madali lang ito at huwag na huwag ninyong pahihirapan ang inyong sarili dahil gamit ang teknolohiya, hindi na tayo mahihirapan. Tama. Okay. Bigyan ko kayo ng 10 minuto nawa ay nagkaintindihan at naunawaan ninyo ang lahat ng ating gawain sa araw na ito. Muli na pwede na kayong magsisimula class. Abam! Magaling! Tapos na ang lahat? Magaling! Tapos na ang lahat. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, gumawa ng sariling account ng Google Mail or Gmail at gumawa ng minsay patungkol sa mga magulang ninyo at ito ay inyong i-send sa akin. So, sa pamamagitan ng Gmail, kung wala pa kayong account sa Gmail, pwede kayong gumawa at pagkatapos ay gumawa kayo ng letter or mensahe or message patungkol sa inyong magulang at ito'y inyong isi-send sa akin. Nagkaintindihan ba? Magaling.
magaling. Hanggang sa muli mga bata, bye-bye!